banda sa mga gustong pasukin ang negosyong paggawa ng kandila, ano ba ang winning diskarte para makainganyo ng mga customer? Ay, Ate B! Pwedeng gumawa ng scented candles, usiyan ngayon, at iba pang mga nauusong kandila, ha? Marami yan. Dapat din maging malikhain para bentang-benta ang produkto. Bilang pamana ng kanyang yumaong asawa, ipinagpatuloy ni Harriet Bayang ang kanilang candle business na ngayon ay running 21 years na. Kahit bago at walang alam sa pagninegosyo si Harriet, mas pinili niyang pag-aralan ang paggawa ng mga kandila. Niyakap ko yung sitwasyon kasi ang isang bagay na medyo tagilid, kung hindi mo haharapin ng buong puso mo at yung malinis yung hangarin mong maiayos, talagang hindi ilalagay sa tamang sitwasyon. Winning discarded tip number one na natutunan ni Harriet, dapat mag-research at huwag sumuko. Lakasan ang loob para harapin ang sitwasyon. Unti-unti po inaral ko paano ba gumawa ng kandila, paano siya timplahin, paano idagdag yung pabango sa kandila, gaano kadami, paano mo, at higit sa lahat, paano ko i-market. Pag tumalikod na ako sa negosyo, parang wala na akong chance na makabawi. So para makabawi, kailangan po ituloy yung laban. Winning discarded tip number two. Dahil mabilis ang social media sa trending, kailangan matutong sumabay at mag-discover ng mga usong kandila gaya ng paggawa ng mga scented candles. Sa ngayon po yung para sa undas, mabenta pa rin po yung mga sperma, yung mga nasa bote, vigil candles po, yun po yung pinakamabibenta. At saka po yung ano ngayon, naging mabenta na din yung mga scented candles ang mga customer po, gusto nila nang naaamoy na mabango. Dati po kasi para finwax lang kami umiikot sa paggawa. Ngayon po meron na tayong mga soy wax, meron na tayong sand wax kung tawagin na ginagamit na ngayon sa wedding, sa events na mas ano na siya, mas high-end. Aminado si Harriet na malaki din ang naitulong ng internet para makilala ang produktong ibebenta. Hindi mo na kailangan lumabas ng bansa para may makita kang suppliers. Okay. Tapos yung sa pagdating naman sa pagbebenta, kahit nandito ka lang sa store mo, meron ka pang extrang buyer sa labas. Mga ateng, mga kuyang, kung sasabak sa negosyo, tandaan, kailangan mag-focus. Tsaka ilaban palagi ang quality ng trabaho. At yung produktong ilalabas, huwag titipirin sa paggawa para kahit madami kang kasabayan, hindi ka mahihiyang maikumpara sa mga kakumpetensya. Ako po ay inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.